Ginebra player na sinuwerte sa Ginebra. Sino ito? And Troy Rosario, daig pa ang na-heartbreak. Nagstay ka pero iniwan ka. So yan nga ang ating tatalakayin. So patungkol nga muna tayo rito kay Troy Rosario. So ayon nga po sa nag-trending na post na itong si Mr. Homer Sison, kung saan nakasaad nga po sa post na ito credit po, Troy Rosario had a 3-year $25,000 a month offer to play in Japan last August. Source told me, he chose to stay at TNT for almost twice as less. His loyalty was rewarded with the trade to Blackwater and Troy is taking the demotion like a pro. So kung titingnan at magre-react tayo dito mga ka-teammate no, sa nangyaring to, di natin masisisi kung makaramdaman itong si Troy Rosario ng sama ng loob. Dahil ikaw ba naman since 2015? So sa loob ng 7 taong pagseserbisyo ng tapat or pagiging loyal mo sa dati mong team gaya nito na TNT kung saan kahit tumating sa time na inoperan ka na ng doble or triple na sweldo ng team sa Japan, tapos pinili mo manatili sa koponan at tinuring mong pamilya na koponan, eh sa huli, ikaw ay bibitawan. So masakit sa loob yun kung tutuusin. Dahil hindi ka na tumingin kung tutuusin sa pera na maaari mong kitain sa Japan na mas malaki. Bagkos, mas pinili mo makasama yung team na tinuring mong pamilya at kung saan nga ikaw naging masaya. At balita nga eh nitong August lang ang offer ng team sa Japan kay Rosario na nagkakahalaga ng $25,000 sa loob ng 3 taon. So napakalaki nun. Pero mas pinili ni Rosario rito sa TNT. Pero ilang buwan pa lamang nakakalipas, eh ito na nga, itinrade na siya. So grabe itong reward sa kanya tulad rito sa post ni Sir Homer Sison. Kaya di natin masisisi si Rosario kung makaramdam ito ng sama ng loob. Pero sa ngayon, nasa Blackwater na nga po siya. At sa debut game niya nga po, maganda naman agad ang nilaro niya. At talagang malaking tiwala ang ibinibigay nga po sa kanya nitong coach na si Ariel Vanguardia. At patungkol naman po rito sa isa sa sinuwerteng player ng Ginebra na muntik na masama sa trade pero isang iglap, sa Ginebra pa rin siya bumagsak. So ito nga si Aldion Mariano. So alam nyo bang instead na si Arvin Tolentino nagstay sa Ginebra, eh itong si Aldion ang manatili or nananatili rito sa Ginebra. Dahil ayon nga po sa post ni Ginebra Never Say Die, nakasaad rito credit po. Si Aldion Mariano dapat ang kasali sa trade ng Ginebra Northport SMB at hindi si Arvin Tolentino. Kaso, mismong si Coach Pido Harencio ang nag-request na isama yung Arvin Tolentino. So yun pala po no mga ka-teammate ang nangyari. Yung trade pala po na naganap, eh na-revise na pala yun. Dahil lang una palang gusto ng Northport na trade ay Mariano plus Tolentino plus drop pick. Pero ito'y nireject ng Barangay Ginebra. Kaya naman kahit na-revise na, yung Tolentino talaga ang kailangan makasama. Dahil yun yung kursunada ng coach ng Northport Batang Pier. At yung Mariano, eh isinecure na nga ng Ginebra. Dahil itong si Mariano, isa nga ito sa nag-improve na ring player ng Barangay Ginebra. So si Mariano, import stopper nga po ito. May galaw sa ilalim at ngayon, natutunan niya na nga rin maging threat pagdating sa 3-point area. So natira na nga rin po ito at sure ball na rin nga po siya sa 3. So si Mariano, may tuturing na maswerte pa rin siya dahil nandito pa nga rin siya sa Ginebra at talaga namang pinagtitiwalaan siya. So sa ngayon nga po mga ka-teammate, sa ngayon, eto nga lang po muna ang ating sports pasada. So shoutout po muna mga ka-teammate sa mga solid nating ka-teammate na sila Gideon De Leon, Anthony Lucky Alon, Melan Miguel, Deodante Jr., Maggalang.